Next natin checkin. Ito naman rotary switch na 6 pins. 6 pins siya pero tinatawag siyang 5 speed na rotary switch. So ito naman yung checkin natin ngayon. So sa bawat pins, bawat katabi, ulitin ko, meron po siya naka-engrave ng mga numero. Yan. Meron po siyang mga naka-engrave. So ito ay luma na kasi wala na yung sticker niya rito. Hindi tulad nun isa, ito ay may sticker pa. So lahat ng rotary switch ay meron pong mga naka-engrave na tulad nito. Kung ano yung mga pins na to, kung ilan ampere lahat yan. So tulad nito, may mga 3 amperes yan, saka 30 o 25 amperes, hindi natin alam kasi wala na yung sticker niya. So tanggal na. So luma na kasi ito eh. So checkin na natin. So gagawin lang natin, kahit ano rito sa dalawa, pwede natin ilagay, pwede sa 1 o 7 o kung ano man. Ngayon yung napapansin, nilagay ko rito 5, 7, 1, 3, kasi meron kasi rito naka-engrave na dalawa dito, 1, 3, yung kabila 5, 7. So wala naman ano yan eh, wala naman bearing yan eh sa pins. Basta't alam nyong mag-check ng rotary switch, okay? So hindi natin mapipihito, kailangan natin ulit ng knob. So lagay lang natin sa 0. So checkin natin kung naka-0 ngayon, kung magkukuro siya ng deflection. So wala. So ito meron. So ipit muna natin ng isa, kung magkukuro ng deflection yung isa dyan. So meron. Okay. So umpisa natin, lagay natin sa 0 ulit. So ayan. So umpisa na natin na checkin. So unang pihit, number 1. Basta yung number 1, pababa, yun ang unang pihit. Number 2, pangalawang pihit, yun ang pababa. So nito, yung 8, yung naka-vertical, yan po yung nakatutok mo sa bawat numero. Okay? So, unang pihit, pan. So, isa natin sa 2. So, meron 2. 4, wala. 8, wala. 6 pala yun. 6 pala to, ito 8. So wala, ulitin natin, 2, meron, 4, wala, 6, wala, 8, wala. So hindi na natin checkin to kasi ito lang importante yung checkin natin. So ang 2, meron, unang deflection, pangalawang pihit, 2, nawala, 6, meron, mali naman tayo ron. So umpisa natin, 2, 4, meron, 6, wala, 8, wala. Bakit nawala? 4, meron, 6, wala, 8, wala. So ayan na natin ulit ha. So nakakuha yata tayo ng ano. So 4, meron, 6, wala, 8, wala. So okay lang, sige. So ikatlong pihit, 2, wala, 4, wala, 6, meron, 2, so, wala. So ang 6 meron, huling pihit, number 4, 2, 4, 6, 8, wala pa rin. So bumalik siya rito. So kung inyo napapansin, eh may damage yon rotary switch kasi walang deflection sa number 8. Tulad ng nasabi ko sa unang, sa una at pangalawa na tinest ko na rotary switch, itong dalawa, eh ang pinakamataas na numero, siya yon thermostat. Problema, hindi siya nagdi-deflect. So ito, meron na tayong pan dito. Ito, meron na tayong low, medium, saka high. So babalik lang yon. Pagdating ng last, babalik lang siya para kumonekta sa number 2. Yun ang ano ng rotary switch. Pero ito po ay busted na rotary switch. So wala siyang deflection sa number 8.
So hanap tayo ng katulad nito na rotary switch na medyo ayos. Kasi marami kasi rotary switch sa pinaghalo-halo ko, sira sa kaayos. Kasi mismong estudyante ko ang pinapahanap ko kung ano yung ayos, ano yung sira na rotary switch. So hanap tayo ha. So kanina, eh nakatest tayo ng busted na switch, na rotary switch. So ito siya. Yan siya. Ayan. So ito, dito na yan. So kumuha tayo ng panibagong rotary switch. Ito. Yan. So same lang naman din sila. Yan. Same. Same na 6 pins. Okay. So lalagyan natin ulit. Dito na nilagyan dito ng number marking. Kasi same lang naman din sila. So lalagay lang natin to sa ilalim ulit. Sa isang pins. So checkin natin kung naka-off. So naka-off naman siya. Checkin natin kung meron mag-on na kahit isa. So meron. So off natin ulit. So mag-check na tayo ulit. So ulitin natin ulit yung isa. Second trial ng rotary switch. So naka-off. So wala. Wala lahat. So first click. Unang click. 2. Meron. Natin 2 meron. 4 wala. 6 wala. 8 wala. So ayan 2 meron. 6. 4. 8 wala. So lagyan natin ng marking ang 2. O dot. Dot. Excuse me po. Second click. Ikalawa click. So 2 wala. 4 meron. 6 wala. 8 meron. 2 4 6 8 meron. So 4 and 8. Tingnan natin ulit kung ano yan. Lagay lang natin sa setting. Medyo mahina na yung battery. So, ikatlong pihit. Ikatlong pihit. Ikatlong rotation. 2, wala. 4, wala. 6, meron. 8, meron. O, 2, wala. 4, wala. 6, meron. 8, meron. Okay. So, 6, meron. 8, meron. Ikatlong rotation ng rotary switch. So last. Ikaapat na pihit. 2 meron. 4 wala. 6 wala. 8 meron. Okay? Itin natin. 2 meron. 4 wala. 6 wala. 8 meron. So bumaba siya ulit sa 2. Tapos yung 8 meron. O yan. So kung hindi napapansin, ulitin ko, ang pinakamataas niya is thermostat. Thermostat. So unang pihit natin, ito po yung pan. Yan po yung pan. Unang pihit, yan po yung pan. Kung mapapansin nyo, walang mga dot. So okay siya. Hindi tulad nitong isa kanina, walang dot. Pero pagka nagkaroon ng dot yan dito, may sumabay. So yan, sira din siya. So walang dot. Ikalawang pihit, ito po yun, low pan. Kasama ng thermostat. So, umaandar na yun, compressor nito. Kasi na, tumawid na siya rin sa thermostat. Susunod naman, medium pan. Kasama rin yung thermostat. So, lumalakas na yung ikot ng pan. Susunod naman is high pan. High pan, kasama ng thermostat. So, bakit ganun? Kasi ito, itong high pan, eh bumalik ulit sa number 2. Kasi kung titingnan ninyo, apat lang yung pins niya. Pero, nakakonekta yung high pan doon sa number 2 ng pan. So, okay lang yon. Kasi ito kasi ang kanyang system o kanyang model. Hindi siya pepede rito. Kasi baka masira yun
thermostat mo at masira itong rotary switch mo, mas pinakamalala, baka masira pa yung compressor mo. Okay, dito mo rin siya ilalagay. Ang ilalagay mo lang naman kasi rito is yun mga wiring ng fan, hindi naman yun compressor. Ang compressor, nakakonekta siya doon sa thermostat. Thermostat nakakonekta naman sa rotary switch. Okay ba? So, ayan ang pag-check ng rotary switch. So, itong rotary switch na to, eh, good condition pa. Hindi tulad ng isa. Ito pala, ito, good condition. Ito, eh, bad condition na to. Itong hawak ko. So, ayan. So, ito yung good condition. Ayan siya. At ito naman yun, bad condition. So, kung makikita ninyo, magkaiba sila ng reading kaysa rito sa isa. Kasi yung number 8 niya ay walang deflection. So, hindi gumagana. Yun, isang pins niya para magbigay ng enerhiya papunta ng thermostat. Para yung thermostat, makapagbigay naman siya ng enerhiya doon sa compressor. So, wala siyang connection. So, sira yung connection nito para sa thermostat. So, yan ang dalawang uri ng thermostat sa sira doon sa ayos. So, yan. Ngayon naman, nasusubukan naman natin ay itong thermostat na to na 4 pins, bali 5 pins, yun isa ay sira. Hindi naman tulad nitong sira, ano. Hindi naman ito putol, hindi naman tulad nito na buo yung dalawa. Tapos yan, naka-horizontal siya. Hindi tulad nito, yan, naka-vertical. So, ito naman ang susunod natin check-in. So, check-in din natin to. Pero halos parehas lang naman din sila. So, malalaman natin to kung ito ba eh katulad din ba nito o iba yung reading niya. So, gagawan lang natin siya ng katulad din nito ng drawing na to. Okay?